Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At muli tayo po ay nagbabalik upang magbigay ng ating komento, opinion at reaction dito po sa isang napaka bad news na balita ito mga kababayan. Sana ma-avert itong di magandang nangyari, no? Kung yung kanina, meron po akong nabasang napakagandang balita, no? A lovely thing to see and to read. At ito naman, medyo disappointing. Kasi po, bakit? Base na rin sa titulo ng ating vlog for today. China, blacklisted Philippines. Bakit po na blacklist at ano po ang dahilan? Dahil po dito. Base po sa sinabi ng China Embassy na they blacklisted Philippines, no, for tourism because of Philippine offshore gaming online o yung tinatawag nila na Pogo. Yan po yan. Nang dahil lang sa Pogo, hindi po Pugo ah. Na blacklist po tayo ng China sa tourist, no? Hindi po sila magpapadala ng kanilang mga nationals para maging turista sa ating bansa. Ayan po yung sinabi ng kanilang ambassador, no, sa ating bansa. Ito po, babasahin lang natin. Crimes associated with Philippine offshore gaming operations not only harm China's interests but also the Philippines. The Chinese embassy said it Tuesday. The Chinese embassy released a statement after Senate President Juan Miguel Zubiri said that the Philippines is included in China's blacklist of tourist destination due to the continued operations of POGOs. Crimes induced by and associated with POGO not only harm Chinese interests and China-Philippines relations but also hurt the interests of the Philippines, the Chinese embassy statement read. It is therefore widely believed that social costs of POGO far outweigh its economic benefits to the Philippines in the long run, and POGO should be tackled from the root so as to address the social ills in a sweeping manner, it added. However, the Chinese embassy neither confirmed nor denied Zubiri's remarks at a Senate hearing on POGO's benefits and costs to the Philippines. So hindi po nila kinoconfirm, no, dinideny kung ano po yung sinabi ni Senate President doon sa Senate Hall o sa plenary about the benefits and costs nung POGO sa bansa. To further elucidate on the tourist blacklist remarks, tourism is an important component of practical cooperation between China and the Philippines which has helped further deepen long-term friendship between two peoples, the Chinese embassy said. During the meeting between Zubiri and Wang at the Senate on Monday, the Senate President said he was told that the Philippines is now part of China's blacklist of tourist destination. Yan po yung pinaalam daw po ng ambassador kay Senate President Mig Zubiri nung pumunta po ang delegation ng Chinese embassy sa Senado. They, referring to China, do not know if a tourist will be joining POGO operations and they don't know if their nationals who go to the Philippines will be safe from illegal activities being done by the triad, by the syndicates operating POGOs, sabi po ni Mig Zubiri. The Chinese embassy said Wang reiterated China's policy and firm opposition to POGOs during his conversation with Zubiri. Kasi nga po, illegal nga po ang sugal sa bansang China. Kaya yung mga nationals nila, pumupunta pa ng mga ibang bansa para lang po magsugal. At karamihan nga po dyan ay nagpupunta sa Pilipinas. However, no, tama naman po yung Chinese ambassador na hindi nila alam kung yung nationals nila na pupunta ng Pilipinas as tourist ay baka padala ng triad doon na nag-ooperate sa China. Di po ba? So, yung Chinese embassy, pinangangalagaan niya rin yung kanilang mga nationals, yung kanilang citizens. Whether na legit na tourist or hindi legitimate. Di ba?
Eh mamaya yung legitimate na tourist lang eh magmamamasyal. Tapos bigla na lang alam niyo na kikidnapin ng mga miyembro ng triad o whatever. O di kaya magiging operator sa Pogo, hindi naman pala tourist. Kailangan sa Senado pag-aralan mabuti yan. Kung tatanggalin na ang Pogo o i-stay pa yan. Ano yung benefit niyan sa bansa at ano yung mga hindi magandang na idudulot ng Pogo. Kasi balita ko, daming Chinese nationals na dyan eh. Hindi mo alam talaga kung sino talaga ang totoong tourist. Hindi mo alam kung sino ang totoong mga sumasali lang sa Pogo. At malamang, baka may mga sindikato pa dyan. So, na-blacklist po tayo. Hindi po maganda yan sa international community. No? Alam nyo naman ang China, napaka-superpower din yan. Oh. Ayun ang problema. Malaking economic impact niyan sa bansa natin. No, kung ilang billion din ang ipinapasok ng mga nationals nila as tourists. Sa akin pong opinion din, eh sana naman po 'wag gamitin ng China ang Pogo lang para 'wag pong papuntahin ang kanilang mga nationals. Sana naman eh bago naman nila inisip yung magiging impact niyan sa relationship natin. Dahil lang ba sa Pogo? Diba? Ina-action na naman ng Senate namin. Dahil lang ba dyan? Iba-blacklist nyo kami? Sana, dyan na lang sa country nyo muna, in-assess. Kung yung nationals ninyo are part ng triad. O part ng sindikato dyan sa inyong bansa. Yun lang po yung sa opinion ko ha. Kasi kayo, diba, advanced na kayo sa technology? Compared to the Philippines? Di po ba? Alam nyo kung sino yung mga miyembro ng mga gang dyan, mga triad dyan sa bansa nyo. O bago nyo palabasin ng bansa ninyo, dapat alam nyo na, na-hold nyo na sa airport o saan man. Di po ba? Kasi mas advanced sila sa technology. Meron nga kayo satellite eh, di ba? Papadala nga kayo ng rocket sa labas ng mundo. Tapos hindi nyo matrace kung sino yung mga member ng triad nyo. Tapos gagawin ninyo sa isa nyong kaibigan, o friend kita ha, best friend tayo ha, pero ano ginawa mo, iban muna kita ha, ibaban ko muna kayo, ban ka muna, ganon, blacklisted ka, edi kayo na, di po ba? Blacklisted ba? Sino maapektuhan yan? Kami, economy namin, o yung tourist namin, tourism namin, di ba? Magkaibigan tayo, wag naman sanang ganyan, sana nag-usap muna. Tingnan muna yung kalalabasan ng investigasyon ng Senado namin bago kayo nag-decide. Hindi, porkit malaking bansa kayo, superpower kayo, ganyan na ginawa nyo sa amin. Ayan po yung sinabi, oh, hindi lang po yung ambassador nilang nagsabi, kundi nirelay na rin yan ni Subiri. No? Ambassador Wang said that the Philippines is now part of a blacklist of tourist sites because they do not know if a tourist will be joining Pogo operations and they don't know if their nationals will go to the Philippines will be safe from illegal activities being done by the triad, by the syndicates operating Pogo. Subiri said during Senate Ways and Means Committee hearing on Philippine offshore gaming operators. They may be kidnapped, mistaken for Pogo operations. That's the reason why there's significant drop in Chinese tourists. By the way, they are the largest number of tourists pre-pandemic. Yun po yung nirelay ng Chinese envoy when the latter paid a courtesy call on Subiri on Senate on Monday. Yun lang po inulit natin. Yun na nga eh. Ang punto ko, ang opinion ko, bakit dapat dyan lang sa China, salain nyo na kung sino yung mga nationals ninyong magtuturi sa Pilipinas. Ang ganda naman ng inyo, advance kayo sa technology compare sa amin. So magagawa lang namin is higpitan ang seguridad ng mga turista at ng mamamayang Pilipino against these mga hoodlums, against sa mga kampo ni Satanas. Eh, hindi agad-agad kayo nagdesisyon eh. Ginagawa naman ng meeting ng Senado eh. Ulit-ulitin ko lang. Hindi po maganda. Lalong-lalo na sa international community. Diba? Ay sasabihin dyan ng ibang bansa, ay huwag tayong pumunta ng Pilipinas. Binlakli sila ng China kasi baka tayo rin ang makidnap dun. Diba? Tayo rin ang gawa ng di maganda. O, paano na?
Napasama ang imahe ng Pilipinas dahil sa pagba-blacklist ninyo. Di po ba? Eh sino po ba ang gumagawa ng mga katarantaduhan? Di umano, parang ano lang eh. Parang ang nangyari lang eh, yung mga criminal sa inyo pumunta sa aming bansa para doon maghasik ng lagim na hindi nyo naman mapigilan. Di po ba? Ganun po bang magkaibigan? Dapat magtulungan, di ba? Eh hindi. Dapat dyan pa lang sa China, sinala na ninyo kung sino yung dapat yung mga legit na tourist. Pwedeng palabasin, pero yung mga hindi legit, no, mga illegal, mga gumagawa ng illegal, eh, in-stop nyo na para hindi naman makapagkalat sa ibang bansa tulad sa aming bansa. Eh, ang dami eh. O, ibalik lahat yan sa China rin. Diba? Paano yan? Magkaibigan tayo, o. Ginawa nyo ng strain. Porket malaking bansa kayo. Porket superpower kayo, ganun-ganun na lang ba? Wala ba kayong tiwala sa kakayahan ng bansang Pilipinas para maprotektahan ng turist, mga turista? Napakasamang imahe po, mga kababayan niyo. Baka babagsak ang ating tourist industry. At eto na naman to. Eto na naman, yung mga oposisyon. Sasabi na naman yan, kasalanan yan ng Marcos Duterte administration. Isisisi po yan sa gobyerno natin. Ayan na naman yan, wala na tayong katapusan. Binigyan na naman tayo ng problema ng isang nating kaibigan, tapos tayo ang sisisihin ng mga hindot na oposisyon na ito. Parang wala nang katapusan ang problema. Malamang at malamang dyan, may sisigaw dyan. Ah, bagsak ang ekonomiya natin dahil nawala ang mga Chinese tourists. Wala na ang mga turista, na blacklist tayo. Iba blacklist na rin tayo ng ibang bansa. Kasi wala tayong alam sa peace and order. Hindi secured ang kanilang mga tourist. Ayun, boom, patay. Imbis na makatulong sila, itong mga mag-oopposition, lalo pa nilang binagsak ang ating bansa. Kasi bakit? Iniisip nila weak ang presidente. Iniisip nila na patalsikin ang Pangulong Marcos bilang isang presidente. Because he is weak, 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 weak. Yan po. Ayan, sasabi niya. Ayan, weak ang presidente. Kaya, blacklisted tayo ng China. Ititwist po nila yan. Dahil weak ang presidente, nag-decide na ang China na i-cut ties ang friendship natin by being blacklisting the Philippines sa mga turista nila. Weak ang presidente. Yan po. Ganyan po ang magiging lintaya ng mga oposisyon, ng mga ayaw sa Marcos administration ni Bongbong. Gagamitin at gagamitin nila yan. Eto po mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, sa opinion ko, no, hindi po maganda ang ginawa ng China. Parang na blindsided tayo dun. They quickly decided to stop sending tourists, their nationals to our country by blacklisting us because of safety. So bagay, karapatan nila yun. Pero dapat nag-usap muna. Kinausap nyo muna ang presidente. Nag-usap muna si President Xi o whatever. O, dalawang leader. Usap muna sila. Hindi, parang ang ginawa lang nitong China, iniisip ko mga kababayan ha. Dahil nga po, ang daming binabalik ng mga Chinese nationals sa bansa nila, dinideport. Nag-retaliate sila. Ginamit lang yung pogo. Eh, kasalanan din naman nila yon, di ba? Dahil ayaw nyo na magsugal ang mga nationals nyo sa bansa nyo, so ano gagawin nila? Pupunta sila sa ibang bansa para mag-waste ng pera. Di ba? Tapos, nung inaayos ng gobyerno namin yung mga illegal activity na sangkot ang mga nationals ninyo, dinideport sa bansa ninyo, eh nagalit yata kayo. Ginamit nyo lang ang pogo para sabihin blacklist kayo sa tourist namin hanggat din nyo naaayos ang pogo. Inaayos nga eh. Di ba? Basa kayo ng report. DILG Benhar Abalos. Ang daming napaisarang pogo. I hope the Chinese ambassador and the officials, no? Nakikinig kayo, nanonood kayo. You are watching. Philippine government is trying to fix it. Eh bakit nyo kagad, why did you suddenly put our country in a blacklisted?
O binlocklist nyo kagad. Diba? Ang sama nun. Ulit-ulitin ko lang mga kababayan. Ang sama na makita ka sa blacklist ng isang bansa. Ang masama niyan, magdo-domine effect. Susunod yung ibang bansa diyan. Ay, inumpisa na ng China, oh. Oh, sundan na rin natin. Huwag na tayong magpadala diyan. Kasi wala na silang makidnap na Chinese. Baka tayo ang kidnapin. Kasi galing tayo sa ibang bansa, marami tayong kwarta. O ano? O ngayon, sa ating mga mambabatas, sa ating mga kapulisan, otoridad, ano gagawin ninyo? Root out the problem ng kidnapping na yan. Sino ba yung mga hindot, anak ni Satanas, na gumagawa niyan, na nangkikidnap ng papatay? No? Hindi lang ng mga turista, kundi mga Pilipino na rin. Di po ba? O, sa Senado, bilis-bilisan nyo. Hindi maganda yan. Ulitin ko, domino effect. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi at reaction dito po sa pagba-blacklist ng China sa Pilipinas sa kanilang mga nationals? Comment down below. At doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.